Of crossing,
pagbibigyan niya. Closing yan, from sin to holiness. Sin to holiness. Kaya yun ang simbolo na ginagawa sa pamamagitan ng pagbubuhos ng tubig. No? Pagbubuhos ng tubig. At talagang pamamagitan na ginamit doon ay nilulubog. Kaya nga nilulubog eh. No? Nilulubog sa tubig. Kasi ang maalala natin ay yung ibanghelyo natin ngayon, yung pagtawid. No? It speaks of pagtawid. Pagtawid mula sa kasalanan patungo sa pagbubuhos. So kapag sinabi ko talagang tumawid, sabi nga, yung kung isang tawag nila yung mga kabataan, no? Pag sinabi mo, noon lang pala, kapag tumawid ka dyan, ay isang din yan ay tawagin natin ay buhay. No? Buhay ang nilalaan. No? Yan ay term ang ginagawa ng mga kabataan. Eh. Wisdom. Yan, very good. Wisdom. Yan ang mga term ng mga kabataan, Luis Buas. So, kaya, ang binyag ay Luis Buas. Pagtawid dyan. At yung pagkilos mo natin, sabi na natin, yung ating year of mercy, huwag natin kalimutan na magamat may difficulty, we have also to remember that it is always yung pagbubuwis ng mga. At kung sino, hindi naman ganun kalaki yung binibigay sa atin ng mga. Pero huwag namin kalimutan na ito yung biyaya na pinagkakaloob sa atin. Kaya nga rin po, yung buhay na nilinigit sa lahat na huwag namin kalimutan na dulot ng ating pagkasalit. Yung pagbubis, buhay nino sa ating Panginoon. Kaya alam nyo, sa akin yung pagninilay, sa pagbibigay ko ng ito ng recollection, apat na beses sa loob ng sumuha. No? Ngayong buwan na ito, sa pagkatapag kayo. Tatlo. Tatlo po. Tatlo na. Sa yung dalawang vicariate yung magkasama, ay mahagingin ko ng aking paninilay, ngayon ko nagsasabuhin na kasi ito yung Ibanghelo natin. Nilalakas ko lang yung liwanag ng Ibanghelo para may paliwanag ko natin yung pag-usapan natin, yung summary ng Year of Mercy. Ay alin, sabi nga, nakita ko kasi sa ating paninilay na may marami tayong mga hindi maintindihan. Sabi nyo, iba, hindi ko maintindihan pa atan, bakit hindi tayo maintindihan ang gobyerno? Oh, mas ganun. Hindi ko maintindihan pa atan, bakit pinapatay nila? No? Parang sila hindi maintindihan. Pero kahit ako sa marami nating maintindihan, hindi natin maintindihan. Ang isa ang huwag natin kalimutan. Ano yun? Huwag niyong kakalimutan maawa. Kahit hindi kayo nakakaintindi. Kahit na hindi kayo marunong umintindi, hindi pwede kalimutan ng awa. No? Kaya kapag hindi nyo maintindihan yung katabi ninyo, ay kakawakan nyo malang. Ito na, kasimple yun. No? Mercy. Mercy lang. Ang katapat ng lahat ay mercy. No? At siguro, pag ginagawa na, yan ay pagtatawin. So, pagtatawin natin. No? Kaya po, napakaganda na yung pinapahay ng ating pangalawa, sa ibang binabahagi ko ng aking Ibanghelyo ngayon sa araw na ito, ay pinapamanin ko sa atin ang tinatawag ko nito yung pagpigil na Yesus sa malakas na alon at malakas na hangin. No? Anong sabi ni Yesus? Tumigil ka. Kaya, ano sabi niyan? Magbulat sila sa pagkat si Yesus ito kapagkariyan sa nahigit sa kapangyarihan ng kalikasan. Alam niyo ang tao, gusto maging katulad ng Diyos. Kasi bakit? Kasi gusto natin pagkulungin yung kalikasan eh. Pero, ano nakikita natin kalikin ng ginagawa ng tao? Akala nila kaya nilang magkulungin yung kalikasan. No? Tinatambakan nila yung silos. Akala nila kapapa nila yung taan. Pero later on, naging subdivision, at nangyari subdivision, hindi alam mo daw, na subdivision, yung naging dati, kaya yung pinapaan, kasi yung naging dati, hindi mo na pala yung dati kilo. So, maliwanag ka, pinapamanay mo sa atin ngayon, na pinapun natin yung kahalagahan ng pagkilos ng kalitasan. So, mga hindi
sa physical sa mukha pa, ito mo lang nabasa nila. Wrong love not to see. Pagpapahayag. So, kung may panahon po kayo, gamitin yung spirituality. Kahit na one paragraph isang araw, makatatapos yun. Wala ka naman talaman, wala kang nakalagay sa Pilipino. O, pero bahagyo, na ito ay si Jesus ay kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kaligtasan. At ipinapamahit na isang pinuturo sa atin ng kaligtasan, pinuturo ng nagkakusin. Na yung relation natin sa environment, ay ano, simple lang. The same relation with one mahalin mo yung kapwa mo, ha? Kasi kapag pinahalagaan mo ang kaligtasan, pahalagaan mo ang kapwa mo. Pahalagaan mo yung mahirap, pahalagaan mo ang kaligtasan. At ano yung kalimit ng hamon ko, ha? Sa lugar, pagkaman ko isa napakahirap, na ano, ang aking kalimitan na binibigay ng hamon, sinasaan ko kaligtasan. Dele, kapag pinag-usapan ng kaligtasan, kumaari, bawasan inyo, yung laki ng tinatapon ninyo ng pinukuha ng gobyerno, yung garbage. No? Alam nyo sa Adelina Wag, dalawang beses sa loob ng isang linggo kumukuha ang garbage. At makita nyo, ang simbahan kayo sa Adelina Wag, sa dulo. Bago tumating sa amin, puno na. Ang puno na yung truck. Isang village pa lang yun. Kung isa nga, hindi na kuha kasi yung araw na yun, ay puno na agad. So, yung pinagkababali, nasusunod na rin na kuha. So, dalawang gram sa loob ng isang linggo. Isang minutes lang yun. No? So, bakit ito? Kasi kung kahit na maliit lang, ito ang ba, itong tissue. Okay, so, isang truck, ilalagay mo yun sa isang lagayan. Anong mangyayari? Anong dalabas niya? Yung pinatawag natin na yan ay mag-imit ng gas. Anong tawag sa gas? Methane gas. Ano yung problema ng methane gas? Kapag maraming concentration ng... Kasi kapag marami yung ganito, yung basura, mag-imit ng methane. Magkalang kaya ay iwa-iwala yung basura na yan. Halimbawa ito. Papel. No? Iwa-iwala ito. Hindi ito mag-iimit ng gano'ng kalaking methane gas kasi makukuha na kagad ng aking. Ibig sabihin, isang pangkaraan ng mga sinito namin, bukasan natin yung pagkakasan ng basura. Paano? Ay hindi ilagay nila ito. Ilagay nyo sa inyong mga baso, no? Yung bakuran, yung mga nabubulok. Okay, hindi mo bubulok yun. Pero yung nabubulok, kumari, kung ano ang isapan mo sa pinapasok. So, isang bahagi ng oriental yung isapin, hindi mo yung bahagi ng usapin, pagkakulang natin sa pinag-usapan natin yung kalikasan. Pero, yung panayin ng kong ikabas ay pahalaga natin yung kalikasan. Kasi, akala kasi natin yung isan, nakita ko sa iba. Pero hindi lang nila, kapag yan ay nagkasama-sama, may epekto ka rin natin. Pagpahalaga natin. So, ito yung dalawa ito. So, sa usapin naman ito na panayan ay pinapahayag, you know, ay lagi na natin ay sa papa, love and service. Sa ibang manikman, at isa sa mga humingiyang pansinin mo ng year of mercy ay yung pagpapahalaga nito sa kalikasan. Pagbibigod natin ang ibang manikman. So, ito lang kung dalawa, ito may dalawa kung guys kung tagtag sa inyo mga sinabi. Na makita po natin pagtawid at saka yung kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan. So, makita po natin yung schedule ng kapangyarihan ng kalikasan. Sa luma ay bahagi ng pagkilos ng ating patuloy na pagliligay ng mga bagay na ito at na maganda po yung pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ang biyaya ng ating pagtutukod ng mapalalim ng ating pananampalataya bilang mga alagad niya, bilang mga katapos. Kaya, sama-sama ng tulog sa mga tulog. Kasi tayo ang pangalim.
Panginoon, kaupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ito mo natin. Panginoon, kaupain mo ang mga unos sa aming buhay.